Hindi po baboy yung naririnig nyo, yung anak ko po yun. Kasi paborito niya ang ramyun. Mama! Oye! So ngayon, gagawa ako ng ramyun na healthy ramyun. So, siguro pwede kayong gumamit ng noodles sa atin. Kasi alam nyo ba, masarap na igisa muna yung igisa muna sa bawang at saka spring onion yung noodles para maiba naman yung lasa. So ngayon, ginis ako lang yung bawang tapos isusunod ko lang tong spring onion. Kasi mabango tong spring onion kapag ginisa siya. Tapos, kung gusto niyo ng medyo spicy, lagyan niyo siya ng chili pepper, yung gochugaru sa Korean supermarket. Kasi sa mga bata itong gagawin ko, so hindi ko siya masyadong aanghang. So ang ginamit kong ramyun is samyang ramyun siya. Yan, igisa lang natin yung spring onion tapos siguro yung tubig mga 1 cup saka kalahati or 1 quart. Huwag naman yung sobrang dami ng tubig. Tapos lagay na rin natin yung chili flakes saka yung powder. Pagsamasamahin na rin natin. Kasi diba, para naman maiba yung lasa ng noodles, igisa natin siya. Tapos ilagay na natin yung ating noodles. Sarap niya, promise. Iba yung lasa niya kapag ginisa niyo muna bago lutuin yung noodles. Kaya sure ko, pwede niyo tong gawin sa atin. Pwede kayong gumamit nung noodles sa atin. Sure ko pwede yon. So ayan, okay na siya. Isiserve ko na lang siya.
blender. Blender. I don't know. I found that. Why you said don't know it? So ayan, tinikman na ng aking dalawang customer ang aking spring onion ramyun. How was my ramyun, sayang? Mewo. Spicy daw. Si kuya kaya, kuya, it's good. Di ba masarap yung sabaw niya, nak? Hindi naman siya ganun ka-spicy, di ba? Amoso. Ha? Amoso. Ah, sige, amoso. Pero hindi siya ganun ka-spicy. Samyang original lang naman yung ginamit ko, kaya it's good, di ba? Kaya hindi siya ganun ka-spicy. Wow. Mukbang ramyun. ASMR. Hindi po baboy yung naririnig nyo, yung anak ko po yun. M-A-S-R. Kasi paborito niya ang ramyun. Mama, why your clothes is old? Yes, my clothes is old. Okay, so bye na bye.